Nagsampa ng kasong disbarment ang isang Muslim civic group sa Korte Suprema laban kay ex-Department of Foreign Affairs at ngayon Philippine Ambassador to the United Kingdom na si Teodoro Locsin Jr. Hinggil ito sa kanyang nauna ng kontrobersyal na tweet patungkol sa mga batang Palestinian sa gitna ng alitan sa pagitan ng mga tropang Israeli at militanteng grupo na Hamas. Sa isang pahayag, sinabi ng grupong One Bangsa, ang tweet ni Locsin ay maaaring maglagay ng panganib sa kaligtasan ng mga overseas Filipino workers at mga Pilipinong diplomatiko at kawaninang embahada. Pinigyang diin ni Wang Bangsa President Maulana Balangi sa kanilang isinampang kaso na hindi katanggap-tanggap at isang Islamophobic hate speech ang mga salitang sinabi ng opisyal sa kanyang tweet. Agad namang binura ng dating kalihim ang kanyang naunang post sa social media. Naglabas naman ito agad ng isang conditional apology message sa kanyang official X account at sinabing tinanggal niya ang naturang post matapos pagsisihan ang kanyang naging tugon sa isang tweet na tinawag na naging isang sarcastic response. Gayunpaman, sinabi ni Balangi na hindi nila tinanggap na sincere ang paghingi ng tawad ni Locsin dahil ang kanyang sinabi ay para lang doon sa mga taong maaaring naka-misinterpret sa kanyang statement. Nagpahayag din ito ng alalahanin na baka makaapekto ang nasabing tweet ni Locsin sa mga kaso ng Pilipinong nakakulong sa ibang bansa. Ipinahayag naman ni Balangi ang kanyang panawagan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na questionin ang posisyon ni Locsin. Dumistansya naman ang Department of Foreign Affairs sa issue. Ayon sa kagawaraan, ginawa ng dating kalihim ang naturang pahayag sa kanyang sariling personal na kapasidad at walang kinalaman ng ahensya ukol dito. Batay sa mga tala, tinatayang 2,000 mga bata na ang namatay sa Gaza sa nakaraang kalahating buwan mula nang magsagawa ang Israel ng kanilang mga military operation bilang tugon sa isang atake ng mga miyembro ng Hamas militant group sa bansa noong October 7. Kat Tumaraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.